Pedro. Simpleng tao, mahirap lang. Pinulungan ako ng Panginoon, Jesus. At sinabihan ako na malapit na ang pag-uno ng mundo. Kaya gumising kayo mga kapatid. Umulat niyo ang mga mata niyo sa mga nakikita sa mga lugar o anong nangyayari sa ating bansa. Dingdol, pagputok ng bulkan, at saka pagkasunog ng kagubatan. Huwag na lang lagi puro pera ang nasikaso niyo. Gaya ng mga pulis, karamihan ng pulis, nakita ko na sa impyerno. Lahat ng mga nagsisimba, nasa impyerno. Doon ko sila lahat nakita. Samantalang ako'y buhay pa. Dahil ano, hindi ko alam kung bakit. Sirain ng mga pilasan. Kaya ito yung kala, kaya may hirap ay paliwanag. Dahil hindi naman kayo maniniwala. Sa pagkasira, unti-unti mawawala. Mga kapatid, na langis, baka doon magsimula ang paglusaw ng Pilipinas. Mawawala na lang sa mundo. Kaya gumising kayo. Binabalaan ako ni Jesus para sabihan kayo na gumising kayo. Dahil ako'y wala naman akong kaalam-alam sa mga hindi ko pa inabot ni Jesus. Dati umuulan ng apoy sa pagkagunaw ng sinabi sa akin ay parang tubig. Tubig naman ang nalamon sa inyo. At sinabi sa akin, Jesus, mas marami, mas maganda. Alam niyo ibig sabihin ng sinabi noon. Alam niyo, makakaligtas kayo noon. Tawagin niyo lang ang pangalan ni Jesus. Humihing kayo sa katotohanan. Sa pagpayayaman, pagpapayaman. Ako mahirap lang na tao. Hindi man lang gumanda buhay ko. Kaya alam niyo kung ano maganda buhay ko. Narinig ko boses niya.
voice niya. Tingnan mo kung magandang na. Regalo sa akin. Hindi mo na ako ngayon mama sa mundo. Ito pinakamalaking kayawala ko natanggap sa niya. Hindi ko man siya nakita. Narinig ko naman ang boses niya. Para sa akin ito sinasabi ko sa iyo. Hindi para sa akin lahat. Tumataw pa aso. Wala lang problema kung di kayo maniwala. Sa mabala. Dada yung sabi sa akin ni Jesus. Dahil babait si Jesus, Maria tayo lahat. Ayaw niyo po tayo. Kung gusto niya, baliktas tayo lahat. Alam niya kung galit na kaya Ama. Pag-Ama natin lang si Tas. Alam niya. Kaya alam pa. Paano siya naman ano? Anghel sa langit para bumaba dito at sabihan ng mga tao, babalaan ng mga tao sa mga ginagawa nila kasalanan, lalo ng mga nasa gobyerno. Wala silang ginawa kundi wasa akin ang anong kaligtasan. Wala silang alam. Nabuhay sila dito sa kalupaan. Kaya huwag nilang baguhay na gano'n. Huwag nila sila sirain ang kalikasan. Hindi nila alalang kobal mo. One. Ang pagkatunaw ng yebe. Kaya yung unti-unti na natutunaw ano, ang ingay na aso. Natutunaw na yebe. Dahil wala siya ano eh. Na unti-unti nakakalbo ang ating kagubatan. Ang mga puno ang nag-aano sa ating mundo. Pag nawala yung mga yan, puro init na lang ano, malulusaw ano, unti-unti na malulusaw rin ang mundo. At eto nga pala, ayan, drawing pa ako. Ayan. Eto wala to sa Biblia. Drawing ko lang to. Parang, na ano ko lang siya sa isip ko, parang bigla na siyang pumasok sa isipan ko. Ito si Berdugo, Artanghel, Kamatayan, Sigahatol. Ayan. Wala yan. Hindi makikita si Biblia. Pag oras naman namatay kayo lahat, ayan ang makikita nyo. Ayan ang sasalubong sa inyo. Yung apat na yan. Etong dalawa, ayan. Ito ang magliligtas sa mga walang kasalanan. Yan, si Arangel ang mag-atid sa langit. Minsan na. Kasi hindi naman ako nakapuntang langit eh. Impyerno lang ako nakahanggad dun eh. Ang pinagtataka ko, kung bakit ako binubulungan ng Panginoon, ni Jesus. Bakit ako nakikita yung mga gantong bagay hindi ko dapat makita. Ayan. Ito siya maghahatid doon sa hagdanan lang kasi nakikita ko eh. Isipin nyo, hindi ako nananaginip ng buha, ng tulog. Gising ako na nananaginip, nakikita ko.
Yan, ito. Pagka namatay kayo, siya, yan ang naghahatid sa inyo. Kung makasalanan kayo, yan, ito, ito hahatol. Ito nang nag-aanin lahat ng kasalanan ng mga tao. Ito nakakabayong yan. Si Pedro. Si Pedro yan. Oh. Pag nahatulan ka ni Pedro, itong dalawa sa impyerno, si Kamatayan at si Berdugo, yan dalawa ang magpaparusa sa mga espiritu nyo. Yan dalawang yan ang magpapahirap sa inyo, lalo na mga kapulisya natin. Nakita ko sa impyerno, mas marami mga pare, mga lahat na nagsisimba, maniwalat man kayo hindi, doon ko sila nakita. Mga lahat ng palasimba, mga pulis, iba-ibang lahi, hindi ko ano, pati si pare sa ano, sa saan ba yun? Yung pope, yun, nakita ko rin doon, nasa ano, sa impyerno. Ayan. Ayan. Ayan mga kapatid, gumising kayo sa katotohanan. Umulat nyo yung sarili nyo. Eh, hindi na biro po. Nangyayari sa ating lugar, sa ating bansa, gera, puro gera yan. Baka yung pinag-aawayang langis dyan sa Pilipinas, yung paang bumukas at igupin ang lahat ng pulo dito sa ating lugar. Ayan mga kapatid, magiging kayo, hindi puro pera ang inaano, hindi puro pang sarili lamang magpapayaman. Yun lang, maraming salamat sa inyo, mabuhay kayo lahat.